Ngayon ka just say to hell with you. At sabihin ko sa mga tao, ito, punta kayo ng Maynila, property ninyo yan, hinahawakan for 50 years. And it's about to be repossessed again for another 50 years. Kunin nyo yung propiedad ninyo, inyo yan. Occupy the place, mamili kayo ng inyong lugar yan. Sabihin ko sa tao yan, huwag kayong matakot ng aresto. Hindi kayo pwedeng arestuhin. Kasi yung lupa na agawin ninyo, inyo yan. Pinatagalan nitong mga korte, mga corrupt na justices pati huwes. Ako hindi ako nagsasalita na yung nung ganun, oh, abogado ako. I've always been courteous in my words in the past month. Pero nagsasawa na ako, saki kung maniwala ako sa inyo, ang administrasyon ko walang magawa para sa tao. Pagka ganun, hindi ako papayag. Either kayo ang babagsak o ako. Either way, comfortably ako. I can rot in prison, I can go to prison. And as I've said, dito sa presidency ko, itataya ko ang buhay ko, ang honor ko, pati ang presidency mismo. Wala akong ano. Either way, alis ako, matanggal ako, makulong, okay lang. Huwag lang ninyong luluin ang taong bayan. Inaano ninyo eh. Kayo yung kumapag-bless. When you criticize government, kami, kung mag-editorial kami, para nang you picture as if we are pinaka mga magnanakaw sa lahat ng mundo. Yun as a matter of fact, kayo yung sige na binababoy ninyo kami, kung ano na lang itatapo ninyo sa newspaper, pati yung ABS na yan, isa ka pang putang inang mga mukhang pera. Tapos kung mag-editorialize kayo, yung mga komentaryo ninyo, kami ang masasama. Actually, kayo ang magnanakaw eh. Gabby Lopez, I paid ABS-CBN 2,800. I was only able to gather money during the last weeks of my candidacy nung tumaas na ang rating ko because historically, 3-4, 3-4, 3-4 lang ako. Then suddenly, 2 weeks, nag-akyat ako ng 36%. Mating na yung pera, nagmakaawa ako sa inyo kasi wala akong pera, wala akong historical propaganda sa TV. Sabi ko, pwede ba ito isingit ninyo? Tinanggap ninyo yung pera ko. I never bothered to show my propaganda. Pagkatapos ng eleksyon, kinalimutan na ninyo, hindi naman nyo sinauli yung pera. You did it to me, kay Romulo, kay Cayetano, kay Chis Escudero at marami pa. Ngayong franchise ninyo, kumpiyansa kayo because ang franchise is renewable this year. If you are in operation for 25 years, maganda ang record mo, no need for another franchise. But I'm telling you now, I will be filing charges of multiple syndicated staffa. Kawalang hiyan inyong mabaga mugnaw kakapal na mukha ng potang ina kayo. Let's see, kayo yung mayayaman, kami pa yung mga pobreng politiko ang sasalsalin ninyo. May kuhuminto kayong mga mayayaman sa Davao. Kayo ba, mga lolo ninyo, saan nila kinuha ang pera nila nung binili nila yung mga ano ninyo? They got it from government. They never used their own money historically, yung mga lolo ninyo. Nag-acquire niya yung mga ano ninyo. They borrowed money because they had influence at that time. And they could borrow thousands of pesos at that time. Hindi yung sabihin ninyo yung pawis ng pawis ninyo. Yan ang totoo dyan. You trace the history of your wealth. And you would see that all were borrowed money from the government. Kasi yung pera doon sa bangko, pera ng tao. Mabuti na magklaro-klaro ito ba? Kasi you might want to press freedom. Press freedom, kayo yung number one magnanakaw. Ayaw nyo sa uli yung propiedad, press freedom. Kami, how about our freedom?
We have our freedom of expression to express our anger, and that is my also my constitutional right. You're bullshit. You, mukha kayong pera. Kakapal lang mukha ninyo. Kayong taga-media. You know? You want to know my sentiments? Fuck you.